Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, may nag-request akin guys na i-review ko daw itong mga Lux Organic Soothing Gel. So actually guys, matagal ko nang ginagamit ang mga Lux Organic Soothing Gel. So may tatlong variants ako dito guys. Is itong Lux Organic Aloe Vera Soothing Gel, Lux Organic Aloe Vera and Snail Soothing Gel, and last one guys is itong si Lux Organic Rose Water Soothing Gel. So itong tatlo guys is for all types of skin, alcohol free, paraben free, and made from Korea. So first kong ginagamit guys is itong si Lux Organic Aloe Vera Soothing Gel. So nakaubos na ako ng isang ganito guys, at ito guys is bago pa lang. Tingnan nyo guys, hindi pa siya na-open. So, yung ginagamit ko naman guys is itong si Lux Organic Aloe Vera and Snail. So, tingnan nyo guys, malapit nang maubos at may spatula din siya sa loob guys. So, pagkatapos guys, ito ginagamit ko guys is sa umaga. At ito namang si Lux Organic Rose Water guys is panggabi. So ayan guys, i-share ko sa inyo ang thoughts ko about this product. So alam nyo ba guys, ang mga Lux Organic Soothing Gel is nakaka-treat sa mga dry skin, hell irritated skin, at nakaka-reduce ng mga appearance of large pores, at mas lalong nakaka-help sa sun damage. So ayan guys, itong si Lux Organic Aloe Vera Soothing Gel is mayroon siyang arginine, chamomile extract, centella asiatica. So isa-isahin natin siya guys kung anong claims niya sa atin. So ayan guys, si arginine naman guys is nakakapag-reduce ng appearance of fine lines and wrinkles. So known for its anti-aging effect siya guys. So nakakapag-hydrate din siya guys ng mga dry skin and restore moisture. Chamomile extract, siya din ang nagre-reduce ng mga redness and hyperpigmentation and acne sa ating mukha. So centella asiatica, nagpapa-smooth at nag-heal sa irritation because of the aloe vera of this product guys, at madali din itong i-apply at madali din itong siyang ma-absorb sa ating mukha. So ito namang si Lux Organic Aloe Vera and Snail Soothing Gel guys, mayroon din siyang hyaluronic acid, collagen, and arbutin. So si hyaluronic acid guys, ang claims naman ay nagpapamoisture sa skin at mabilis din itong mag-absorb sa balat. At nakakatulong din ito mabilis mawala ang redness and inflammation sa ating mukha. At nakaka-fade din siya ng mga wrinkles natin. Collagen guys, siya din ang nagpapa-improve sa skin elasticity. So sa arbutin naman guys, is isa din siyang nagpapa-fade na hyperpigmentation sa ating mukha at melasma. And may snail din ito guys, si snail secretion filtrate to minimize and moisture damaged skin. So si rose water soothing gel naman guys, is mayroon din siyang niacinamide, hyaluronic acid, and galactomyces. So si galactomyces is nakaka-shrink sa pore size, balance and even skin tone, brighten up and tired dull looking skin. Nourish and revitalize skin, potent anti-aging ingredient siya guys, at nakakapag lighten up siya sa acne scars. So si rose water is mayroon din siyang niacinamide to improve the skin moisture. So hyaluronic acid guys is nakaka-skin moisture at nakaka-brighten up sa skin. Nakakatulong din to magtanggal ng excess oil sa ating mukha. So once mag in-apply mo na itong tatlo guys ng soothing gel, is pareho silang madaling mag-absorb sa face. So itong tatlong variant na ito guys, is may recommend ko itong tatlo, but depende din ito guys kung gusto nyo bang pagsabayin ang paggamit, kasi wala namang problema dahil nakakapag-moisture lang ito sa ating mukha. Or depende guys sa pangangailangan ng ating balat. But for me naman, pareho na silang tatlo mai-recommend ko sa itong mga soothing gel na ito. So ayan guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Huwag pakihit sa notification bell guys para kung ako'y bagong video, manotify mo. I'll see you on my next one. God bless and bye-bye!